Okay guys, labas lang tayo saglit. Today is December 9. Tumutulo-tulo pa yung tubig dito. Pakalinis lang natin. Kunin lang natin yung ORCR doon sa Kawasaki Leisure Bikes. Kasi pinagawa ko muna siya ng temporary plate. Kasi binigay na sa akin yung copy sa messenger ng isang araw. Kaya pinagawang ko na. Then ngayon yung original copy, kunin natin. Saglit lang. Yung tumutulo pa ba? Okay na. So let's go. Then tomorrow, magpakabit tayo ng RFID dito sa NLEX tsaka ano, sa TPLX, yung easy trip tsaka ano, easy trip tsaka ay easy trip and yung auto sweep. Siguro more than 1 month din bago na ibigay ang copy ng ORCR. Ito October 30. Nakasakto nung week na yun, holiday eh. Kaya late na rin siya na process eh. The following week lang yata na isubmit sa LTO. Dutusin, 1 month lang din. Mark natin dito. Okay, dito na tayo sa Kawasaki Leisure Bikes. Dito sa BLC Cycle. Kunin lang natin sa Gleto RCR tapos uwi na tayo. Silip-silip lang tayo ng mga bagong bikes nila dyan. Pauwi na tayo guys, nakuha ko na yung RCR. Uy, ito, Ninja 400, bago. Nung ako na yung RCR, din ako nagtagal. Kasi kailangan ko nang bumalik sa bahay. Kailangan ko nang bumalik sa work. So, next time na lang tayo mag-explore dyan. So, yun pala, tinanong ko kasi, paano yung warranty na ito kung ako mag-change oil pagdating ng 1K? Kasi kaya ko naman mag-change oil na ito eh. Yun nga lang, nadedetect pala nila yan sa unit kung dinala sa service center or ano. Baka dito na lang din muna tayo magpa PMS kasi sayang naman yung warranty, 3 years eh. Mabuvoid yun. Siguro mo after 1 year na lang tayo magkalikot na ito. So gahay na tayo pa uwi. Ako sana PMS na ito eh. Kaya naman natin eh. Basic PMS lang. Pero yun nga, sayang yung 3 years warranty. Pag ganyan, sulitin nyo muna kahit 1 year. Mga ilang PMS lang naman yan eh. 1K, 3K yata sunod, 3K, 5K, ganun. Hindi ko ta... Nandun sa ano, yung sa warranty booklet.